Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay kung paano mag-wiring ng trigang switch at apat na ilaw. Actual wiring ang gagawin natin. Ang location ng switch ay nasa pintuan at ang location naman ng junction box ay nasa kisame. Ang mga bulb nito ay tapos na, naka-install na. Ang ididimo na lang natin ay ang switch sa pintuan at ang junction box sa kisame. Itong dalawang wire at ang hose na ito ay papunta ito sa receptacle ng ilaw doon sa baba. Itong green na wire, ito ang supply natin. Itong dalawang wire para ito sa receptacle. Itong dalawang wire din para rin ito sa receptacle. Itong dalawa dito para rin ito sa receptacle. Itong apat na wire naman dito, papunta ito sa trigang switch sa baba. May mga tagging na ang wire na yan, 1, 2, and 3. Makikita nyo yan mamaya pag nagtapping na tayo. Magtapping na tayo. Hindi natin puputulin kaagad lahat ng wire. Iisa-isahin lang natin, tapos i-splice natin kaagad para hindi tayo mawala sa ating pagwawiring. At sa ganun, masundan rin ang manunood natin. Putulan muna natin at balatan itong supply natin. Unahin na lang natin putulin at balatan ang wire ng apat na receptacle. Balatan na natin lahat ng wire ng receptacle at ang supply. Ipahuli nating putulan at balatan itong apat na wire ng switch para hindi mawala yung tagging. Kasi mahihirapan tayo kapag nawala ang tagging niyan. Ito yung gagawin nating supply. Itong walang tagging. Kulay itim lang lahat. Putulan natin at balatan itong wire na gagawin nating supply. Tapos, i-connect na kaagad natin dito sa live na supply. Ito yung supply natin papunta doon sa switch sa baba. Tapos, ito naman ngayon ang ikukunik natin. Dalawang wire papunta sa receptacle ng pangatlong ilaw. Tapos, dito natin yan ikukunik sa number 3 na wire. Yung may tagging na 3. Yun yung return ng switch 3. Ito yun. Dito natin yan ikukunik. Putulan na natin at balatan, tapos diretso na natin ikunik sa wire na papuntang receptacle. Dito sa pangatlong ilaw. Tapos, ang isa pang wire papuntang receptacle, dito na natin yan kaagad ikukunik sa neutral ng supply natin. So, tapos na natin i-splice ang pangatlong ilaw. Dito naman tayo ngayon sa pangalawang ilaw. Ito naman yung ikukunik natin. Papunta ito doon sa harapan natin ang lokasyon ng pangalawang ilaw. Dito natin yan ikukunik sa wire number 2. Itong wire na may dalawang tagging. Ito yun. Putulan na natin at balatan. Tapos ikukunik na natin dito sa wire ng pangalawang receptacle ng ilaw. Dito yan ikukunik sa wire ng switch number 2. Tapos, ang isa pang wire na papuntang receptacle, dito na natin yan ikukunik sa neutral ng supply. Bali, ang nagiging supply natin dito ay yung return wire ng switch. Kasi yung live ng supply natin, doon yan nakakunik sa switch. Ang huli nating ikukunik ay itong apat na wire. Wire ito papunta sa dalawang receptacle. Magkasama lang sila sa iisang switch. Isang switch lang ang magkukontrol sa kanila, dalawang bulb. Yung switch 1 ang magkukontrol sa kanila. Mapapansin nyo nakabuhol ang dalawang wire na yan para alam natin na ang dalawang wire na yan ay papunta sa isang receptacle. Lalagyan natin ng palatandaan yung wire para hindi tayo magkamali sa pag-wiring.
babalatan muna natin, tapos i-splash na natin. Ang connection nito ay ipaparallel connection lang natin. Pagsasamahin natin yung dalawang neutral at yung dalawang live. Ang wire na yan ay parehas yan papunta sa receptacle. So, nakakonnect na ang magkasamang neutral at magkasamang live. Papunta yan doon sa dalawang ilaw. So, ang isang wire dito, itong dalawang magkasama, ikukunik natin yan sa switch number 1. Diyan papasok yung supply natin na galing sa switch. Ikukunik na kaagad natin diyan. Yan yung magiging live ng receptacle. Yung naiwan, yan, ito, ito yung magiging neutral. Ikukunik natin ito sa neutral rin ng supply natin. Dito yan. So, tapos na yung pagwawiring natin. I-fix na lang natin yung pagkaka-splash ng mga wire. Tapos, lagyan na rin natin ng electrical tape para safe yung pagkakagawa natin. Ipasok natin sa box. At lagyan na rin natin ng cover. Tapos, punta naman tayo sa baba at doon naman tayo mag-wiring ng switch. Ito naman yung switch natin. Nakahiga yung pagkakalagay niyan. Ang tamang paglalagay niyan ay dapat nakatayo. Pero kung ano ang gusto ng may-ari, yun ang masusunod. Balatan muna natin ang wire tapos i-demo na natin. Ito yung switch natin. Trigang switch. Una nating i-demo ang wire. Itong apat na wire, papunta ito sa ibabaw ng junction box sa kisame. Itong isang wire na walang tagging, ito ang live supply. Itong may tagging na isa, return ng switch 1. Ito namang may tagging na dalawa, return ng switch 2. Ito namang tatlo ang tagging, return ng switch 3. I-demo naman natin ang trigang switch. Switch 1, switch 2, switch 3. Dito naman sa likod, dito tayo maglalagay ng jumper sa off position. Dito ang off position sa baba. Tapos, sa pagkukunik naman ng wire, itong walang tagging, ito yung live. Dito natin yan ikukunik sa off position. Dito yan. Dito natin yan ilalagay. Itong tatlong switch ngayon, magkakaroon na ito ng supply kasi mayroong jumper na nakalagay. Itong return wire naman, ang ikukunik natin ngayon. Itong may tagging na isa, ito ang una nating ikukunik dito sa switch. Dito natin yan ikukunik. Ito yung switch 1 natin, switch 2, switch 3. Dito natin ito ikukunik sa switch 1. So, nakakunik na ang return ng switch 1. Ito namang return ng switch 2 ang ikukunik natin. Itong may dalawang tagging. Ito, dalawa ang tagging na wire. Dito natin yan ikukunik sa pangalawang switch. Dito. Ito yung switch 2. Return ng switch 2. So, ito naman ngayon na wire na may tatlong tagging. Dito na yan natin ikukunik sa switch 3. Yan, dito natin yan ikukunik. So, tapos na yung pag-wiring natin ng trigang switch. Itong wire na nakakunik sa jumper, ito yung supply. Ito yung return ng switch, itong tatlong wire. So, ipasok na natin sa box, tapos, itest na natin.
Yung mga ilaw nito ay naka-install na. Ititest na lang natin itong switch kung functional yung gawa natin. So, itest na natin. Ito yung switch 1, switch 2, at switch 3. Iun natin yung switch 1. Ito yung ilaw niya, functional. Ito namang switch 2, iun natin. Pati ang switch 3, iun na rin natin. Ito yung ilaw sa switch 2. Ito naman yung ilaw sa switch 3. Ito naman yung isa pang ilaw na kasama doon sa switch 1. Ayan. So, yun lang po. Hanggang dito na lang tong video na to. Sana po ay may natutunan kayo. Salamat sa pakikinig at panonood.